Hello sa inyong lahat. At bukas nga pala, kukunin ko yung passport ko. Yung kapatid ko nagpa-appointment kagabi. Pina-appointmentan niya ako dahil ano, na mayroon na yung passport ko nandun na sa Philippine Embassy. Minessage ko kasi siya, sabi ko sa kanya na tignan mo nga yung passport ko kung meron na. Sabi ko sa kanya, ayun, meron na. Kaya sinabi ko sa ano, sa operation manager namin saka sa manager na HR namin. Ayun. Pinag-fill up nila ako ng ano, ng leave form, kaya half day lang ako magkatrabaho bukas. Mas okay na 'yon. Kaysa ano, para makapagpahinga naman kahit papaano. Saka ito pa good news para sa akin, sabi ko sa kanya, tinanong niya ako kanina, yung operation manager namin, kasi pumunta siya kanina eh, kung gusto ko daw mag-overtime, sabi ko naman, sa iba, mag-overtime sa ibang outlet, sabi ko naman sa kanya, pwede, sabi ko sa kanya, pero next month na kasi kulang na yung allowance ko budget pang pamasahe, sabi ko sa kanya. Kaya ayun, pero sa kada linggo ata. Tapos sabi niya, tinanong niya ako kung anong oras. Pwede rin ano, sabi ko sa kanya, 4 to 8 or 5 to 8. Bahala ka na, sabi ko sa kanya. Pero baka pagsaling ko lang siguro. Tapos, dalawang outlet lang ata. Kung kakailanganin ng trabahador sa ano, sa Woodley, pupunta ako doon. Kung kukulangin naman ng trabador sa Waterway Point, pupunta rin ako doon. Doon yung mga pinupunta ng mga tito ko. Kaya tinanong niya ako kanina kung gustong mag-overtime sa mga ibang outlet. Tapos pwede ka rin sa Parkway, sabi niya sa akin, nako. Andun yung ano, yung parang siya yung may-ari ng ano, shop na siya yung namamahala doon, yung visor doon. Masyadong makuan yun. Ng trabaho, kaya ayaw ko doon. Pwede rin naman sa Tupayo. Tapos tinanong niya ako kung marunong akong magluto ng noodles. Eh, yan yung trabaho ko dati, tagaluto ng noodles sa Marina Square. Kaya yun, pero tingnan ko lang kung ano yung kinalabasan ng schedule ko sa next month. Kaya nung tinanong niya ako kanina, hindi na ako nagtalawang isip, pumayag na ako. Tapos sabi ko pa sa kanya, para may pangbayad ako sa mga utang ko. Tapos saka pangdagdag ano na rin, allowance. Ayan, sa baba na ako ng mga building guys. Magpo-forma na naman ako bukas. Tingnan nyo yung formahan ko bukas guys. Ang ko na naman yung malupitang formahan ko. Susuot ko na naman yung sapatos ko. Magiging artistahin na naman ako bukas guys. Artistahin, kapal naman ng pagmumukha ko. Saka di ko rin alam kung bigyan ako ng overtime sa weekdays. Kasi sabi nung tinanong kanina ng operation manager namin sa amo namin, sabi niya, baka daw maguluhan ako kasi nga ako yung taga-order. Marami akong supplier na pinag-o-orderan. Kaya yun. Kaya kadalinggo lang siguro. Okay na rin yun, kain na kadalinggo. Saka ang isa pa, kung bigyan nila ako ng maraming overtime guys. Kasi nga, malaki yung yung bayad sa akin kada oras. Kaya yun, yun rin yung isa na ano. Kaya ayaw nila ko bigyan na masyado ng overtime. So okay lang naman kahit na walang overtime. Basta mahalaga nakakasahod at may pambayad ng utang ko sa amo namin. At saka swak na swak yun pag mayroon akong overtime next month. Para yung utang ko sa nanay ko na ano, 1,250 eh ma-full paid ko na, fully paid ko na. Para wala na akong problemahin pa. Kung bibigyan nila ako talaga ng overtime, kung wala, eh, no choice. Pero meron naman akong overtime kada linggo, dalawang oras. Ayan, malapit na rin ako sa aking inuupahan na kwarto guys. So kung umalis din yung ano, yung tito ko kanina,
Pero bago siya pumunta sa ano, bago siya pumunta doon sa naming outlet, sa waterway point, ay nagpa-medical muna siya. Dahil nga, i-renew nila yung kontrata niya, tapos ano siya, magiging work permit na yung kanyang pandito, hindi na espas. Maganda rin yung kasi, yung work permit, tapos pag natapos niya yung kontrata niya, 2 years, yung kumpanya namin yung sasagot sa pamasahe niya pa uwi. Di gaya sa aming mga espas, kahit na matapos yung kontrata namin, kami yung bibili ng air ticket namin pa uwing Pinas. Yun yung pinagkaiba, guys. Ayan. Kung minsan wala, talagang ganun talagang buhay tayong magagawa eh. Pero yung kwan lang naman namin, advantage namin sa mga work permit, kaming mga espas, lalo na kung matagal kami dito, guys, ay pwede na, pwede namin i-apply yung, pwede kami mag-apply ng PR. Saka pag may swerte o di kaya kwan, ay makukuha namin yung pamilya namin dito. Yun yung pinakaiba namin, guys. Hanggang dito na lang siguro ako, guys, kasi nandito na ako sa upa ng aking inupahan. At maraming salamat sa inyong panonood. Peace. I'm out.